Sup mga ka-ispat. So ito po, usapang sprocket po tayo. So sprocket, sabi ko kasi marami pong tawag sa sprocket. Andiyan po yung cogs, andiyan po yung kaset, andiyan din po yung freewheel. So bahala na po kayo kung anong gusto nyong tawag sa sprocket. So ipapaliwanag po yung mga different po ng tawag sa ating sprocket mga ka-spot. So ipapaliwanag po yan. So mga ka-spot, disclaimer lang po, hindi po tayo eksperto. So kung ano po yung mali ko, i-comment nyo na lang dyan po sa baba at nang madagdagan naman po yung kaalaman ko. So ayan po mga ka-spot, usapang sprocket po tayo. So ito po yung bracket ko na nakakabit sa stock ko. Bali, ito po yung stock ko, mga ka-spot. So, 7 speed lang po siya kasi budget type. So, kung sa mga nakakalam po, ang 7 speed, kadalasan po yan na bisikleta ay yung mga budget bike na bisikleta. So, ibig sabihin, mga mumura yung bisikleta. So, lagi sa'yo na yan kung gusto mong i-upgrade sa pamamagitan ng mga pizza natin. So, ayan mga ka-spot. Bali, itong 7 speed na to, mabanggit ko pala, ang 7 speed ay yung po yung tinatawag po nating freewheel. So, ang freewheel po, ang ibig po sabihin ng freewheel, yung po yung may tread po siya. So, yung po naman, yung kasit type, yung po yung isalpak. So, ang kasit type ay yan yung po yung mga tirpuan, high heel na siya na ano, na nasalpak sa mga bisikletang mga ano na moderno. So, magsisimula sa 8 speed hanggang 12 speed. So, sa pagkakalam po, may 13 speed na parating na. So, yung po doon sinasalpak po yung mga kasit type po natin na isalpak. So, yung 7 speed naman na tinatawag ay freewheel, ito po yung detret. So, yan po yung detret na ano. So, dyan lang, madalas na nakasalpak dyan sa mga mumurahing bisikleta tulad ng bisikleta ko. So, ayan po. So, gusto nating mag-upgrade pero wala tayong pera. So, ang may papayo ko lang, ito po. Papalitan ko po itong 7 speed po ng 7 speed din. So, ang pinagkaiba lang yung higher niya at saka yung lower niya. So, yung pinaka-higher ko is doon sa stock ko at dito sa dati kong stock, ang pinaka-lower niya is 14 feet hanggang 34 feet yung higher niya. So, itong ipapalit ko, 7 speed din po, pero ang pinaka-lower niya is 28 feet, tapos yung high gear niya is 11 feet. So, tatanungin nyo kung ano po ang pinagkaiba. So, bibilis po ang takbo ng ating bisikleta kung papalitan po natin ng 11 feet hanggang 28 feet. So, ang dati po kasi nakakabit dito for 14 feet hanggang 34 feet. So, medyo hindi pa gaanong mabilis yun kasi 14 nga yung ngipin niya. So, pag magbabawas ka o magdadagdag ka, bibigat saka gagaan. So, ayan po mga best part. Pero itong kwan na to, itong ipapalit ko na to na ano, 7 speed na 11 feet, so 28 feet ay sa pampatag po. So, mahirapan ka na kung gagamitin mo to sa pahahon. Kasi po, lumiit na po yung gear niya. So, ayun po ang pagkakaiba. So, baka para malinawag kayo bakit sinabi ko na upgraded, eh, samantalang parehong 7 speed, ayun po, nakakatalo po sa ngipin po. So, ayun po mga ka-spot. So, umpisa na natin kung paano tanggalin itong
i-stack natin at paano isalpak itong tabo natin. So kailangan po natin ng ganito, tinatawag na tilkin. Ito po yung pangpamuntra sa pagtanggal. So ayun po mga guys, igaganon mo lang siya. Pupuntrayin mo siyang ganon. Ayan po. Pero ito, kadalasang ginagamit ito sa cassette type. Kaya hindi mo lang gamitan ng cassette, gamitan ng tilkin yung pre-wheel. Kasi po ang pre-wheel ay, ang isasalpak lang po natin, ito po yung lock removal. So ito po yung tinatawag na lock removal. So isasalpak mo lang na ganito po, guys, but kailangan na kailangan mo rin ito para ma-backlash mo po yung ano, yung stack po natin. So ayan po, kahit hindi mo na kailangan ng pamuntra, basta mayroon kang removal na ano, lock removal. So ayan po, magaan na po siyang buwan, malambot na po siyang buwan, kasi po bago po buwan, binuksan po na po siya. So ayan po, para napakita po lang sa inyo. So ayan, ito po yung buwan. So pwede na po siyang tanggalin. So itong ano ko, na-stack ko na to, tibinitid na Shimano po, Torni. So ang ipapalit ko po, itong in-order ko po sa online na in Taiwan. So alam niyo naman po ang kalidad ng mga Taiwan pagdating sa larangan ng mga spare part ng mga bisikleta. So may bubuga rin po sila. Ayan po mga Vespa. So ganun lang po kadali ang pagtanggal dito sa ating sprocket. So inuulit ko po, maraming tawag po sa sprocket. Tabs, cassette type, pre-wheel. So baala na po kayo kung ano po ang gusto nyong itawag sa sprocket po natin. So ayan po mga kasipat, tinatanggal ko na po siya. So ayan po, natanggal na po yung pinaka stock ko po na 7-speed na Shimano. So sasalpak po natin yung bagong bili po natin na quad. Bali, ito lang po ang nakayanan kong upgrade, gawa po nang wala po tayong tira. So yung mga gusto mag-upgrade na hindi naman kaya, ito lang po ang may papayo ko. Lahat naman po tayo gusto natin mag-upgrade, pero ang iniisip natin pag nag-upgrade po tayo ng bisikleta ay yung performance ng bisikleta natin, yung bibilis. So kahit 7 speed man lang yan o kahit umurahin man lang yung bisikleta mo, so ito, 7 speed na 11 feet by 28 feet. So kadalasan na gumagamit po ng mga maliit na ngipin na tulad nitong 11 feet ay mga 2 feet na. So ito po yung mga ginagamit sa patag. Pero sa mga paon siguro, walang professional na gumagamit ng ganito. So ayun po mga kaispat, yun lang po ang may bibigay kong tip sa inyo. So tulad po ng sabi ko po sa inyo, disclaimer lang po ito mga kaispat. So kung ano po yung nalalaman ko, yun lang po ang sasabihin ko po dito. At kung mayroon po akong mali na sinabi, kayo na po ang pag-correct dyan po sa baba, sa comment section po, para madagdagan naman po yung kaalaman po. So ayun po mga guest, kasalpak na po natin itong bagong bracket po natin na 7 speed 11 feet by 28 feet. So ayun po. So tandaan nyo po mga guest, lahat po ng 7 speed ay tread po siya. So kung halimbawa ang bisikleta nyo ay 7 speed, so gusto nyo umakyat ng 8 speed, so hindi po pwede po yun. Kasi po ang 8 speed pataas ay ano na po siya, ano na po siya, kasi tight yun na po yung disalpak. So ipapahiga natin para maganda yung pasok yung mga ano. So
dapat smooth na smooth yung pagkakatapat para maganda po ang aking pat. Pararamdaman mo naman yan kung tama o mali yung pagkakat ng pwet ng iyong bracket. So, pagkatapos na alam ng palipak na po siya, so kita mo na natin siya. So ganun lang po mga ka-spot, kailangan na kailangan mo ng tools na ganito po pag ikaw ay magpapalit nito, kasi po ito po ay sadyang ginawa talaga para dito po. So naipit na po siya mga ka-spot, tatanggalin ko na po yung ano. Opo, mga pespat. So ayan po, tulad po ng sabi ko po, kung mag-upgrade ka at wala mag-upgrade ka, gusto mo mag-upgrade at wala po tayong pang-upgrade, tulad po ng financial, wala po tayong pera na pang-upgrade at 7 speed lang po yung bisikleta mo, so ang gusto mo lang naman na mabago din sa bisikleta mo ay mapabilis, ito po ipapayo ko sa inyo or ibibigay kong tip sa inyo. Yung 7 speed nyo po, hindi po pwedeng palitan ng 8 speed or 9 speed. Pwede siyang palitan ng 7 speed to 6 speed, pwede po yun. Pero mas maganda po yung 7 speed to 7 speed, tapos ang pipiliin nyo na lang po yung ngipin, yung pinakamaliit. So, ang pagkakaalam ko po, kung di po ako nagkakamali, ang pinakamaliit na higher po is 11 speed. So, yung tinanggal ko po sa stock po is 14 teeth. So, malaking diferensya yun. 11 to 14, tatlong ngipin ang na bawas. So, ibig sabihin, bumilis po siya, pero bumigat. Depende na po sa ating mga hita kung ano po yung lakas po ng ating kita. So ayan po mga ka-spot, kung gusto niyo po talagang mag-upgrade, pamamagitan lang ng ilan-ilan na spare part or na kakipid ka, so ayan po 7 speed to 7 speed ang ngipin lang po nagkakatalo. So mga ka-spot, isasalpak na po natin at titignan natin kung ano po yung performance. So ayan mga ka-spot, bale na ikapit na po natin yung pinalit po natin na 7 speed, bale 11 teeth to 20 teeth. So ayan po mga ka-spot, so titignan po natin yung ano nya, ayan po. So bale titignan na lang natin siya po sa kung ano yung performance po ng ano nya. So ayan po mga ka-spot, may kabit na po natin yung upgraded po natin na bracket, upgrade to 7 speed, pero nagkakatalo lang po sa ngipin po ng ating mga to. Ayan po mga ka-spot, tulad po ng sinabi ko po, disclaimer lang po, hindi po tayo eksperto. So kung ano po yung nalalaman ko lang, yung po lang po ang ibabahagi ko po sa inyo. So mga ka-spot,
kung may mali man ako sa mga nasabi ko o ginawa ko dito sa vlog na to, so please comment na lang sa dyan po sa baba sa aking comment section at nang madagdagan naman po ang aking kaalaman. So yan po, magtulungan po tayo. So mga kaispat, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking munting YouTube channel, so pakipindot naman yung pula dyan para updated po kayo sa mga susunod po pong gagawin na pag-upgrade ng aking bisikleta or paggawa ng mga accessories at saka yung mga pag-vlog ko sa labas, yung mga travel ko po, para updated po kayo. So mga kaispat, hanggang dito na lang po muli at muli po. Peace!